Tara, wala nang patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito, gagawa tayo ng vegetarian na pambaon ng mga tsikiting sa kanilang school. Masarap at masustansya. Tara, simulan na natin! Hiwain lang natin yung ating mga gulay ng maliliit. Kung gusto niyo pa nagdagdagan ito, ay syempre walang problema, mas maganda at mas masustansya. So ginamit ko lang dito ay garlic, isang onion, at carrot na medium kalahati na capsicum or bell pepper, at mga ilang piraso ng baggy beans. After natin ito magayat, eto, meron ako ditong ham na 6 na piraso. Ayan, medyo iba kulay kasi ito yung natira lang mga ham na nasa ref ko. So, hiwain lang din ito ng maliliit na square na katulad nito. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng 3 malalaking itlog. Batihin lang ito, syempre lagyan ng pampalasa. Sa pagluto naman ito, napakadali lang. Ayan, pwedeng-pwede ito in less than 20 minutes, makakagawa na kayo ng pambaon ng ating mga tsikiting. So, uunahin muna natin dito ang itlog. Make sure na mainit na mainit na yung ating mantika over medium heat para iwas digit yung ating itlog sa ating kawali. So, ito ay dapat i-scramble natin at patuloy itong haluin. Next, ating gagawin yung ating ham. So, syempre, dahil sa wala na mantika, ay magdadagdag tayo dito namang 1 tablespoon. So, lutuin na yung ating ham for 3 minutes. Then, hanguin natin ito. Then, ating next, ayan, igisa natin dito yung ating garlic muna. Ito, sahin ng bahagya. At kapag naluto na, idagdagdag natin dito yung ating onion. Again, lutuin ito for a few minutes hanggang sa maging translucent na yung ating onion. Then, idagdagdag natin dito yung paisa-isa yung ating gulay. Syempre, uunahin muna natin dito yung mga matatagal na lutuin katulad ng carrot. At talutuin ito for a few minutes again. At kapag okay na, isunod natin dito yung ating baggy beans at kasabay na yung ating capsicum. Again, lutuin ito for a few minutes. Dito sa ating baon recipe ay nilagay ko ng 3 cups of 1-day-old rice. Pero kung wala naman kayo nito ay sa umaga, ay unahin nyo muna magsaing at kapag luto na ito, ay ayan, palamigin nyo muna ito at dapat nakatapat ng electric fan para madali itong mag-dry at mag-cool down. So, nalagay ako dito ng ating mga pampalasa katulad ng soy sauce, pepper, salt, or pwede na tayo maglagay ng all-purpose seasoning. So, lutuin lang ito over medium-high heat at ilagay natin dito yung ating egg. Again, lutuin nito for a few minutes. So, hanggang sa kung may naririnig tayo mga nagsisisling sa ating kawali, ay okay na yon. Ilagay natin din yung ating ham. And now it's done, our baon recipe na ham and egg fried rice. Syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang itlog ang nakita nyo na nilagay natin dito sa ating baon recipe na ham and egg fried rice? Ang inyong sagot sa comment box section. Syempre dito mga agrabe ay kung meron kayong mga 3 anak ay kasyang-kasya ito at susobra pa. So ako ay isa lang yung anak ko kaya yung susobra nito ay yun yung aming pang-lunch na aming mag-asawa at pwede niya rin itong bauinin sa kanyang office naman. Kain po tayo! Guys, ang sarap tamang-tama yung pagka-blend ng mga gulay-gulay. Talagang naghalo talaga sa ating kanin. At napaka masustansya pa, di ba guys? So, ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. At ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye! Bye.